isang Japanese na cannibal na naging celebrity sa Japan? Sino kaya ang taong ito? What's up kaibigan, senpai nga pala at welcome ka dito sa aking channel na kung saan ay may mapupulot kang dagdag kaalaman. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa isang Japanese cannibal na kalaunan ay naging celebrity pa. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa mga taong ito. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel at mahilig ka sa mga gantong klaseng videos, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit yung bell icon para maging updated ka sa tuwing mag-a-upload ako ng mga bagong videos. At kung gusto mo namang magpa-shoutout o meron kang interesanteng bagay na gusto mong talakayin natin sa susunod nating mga videos, ay maaari ka lang mag-comment sa baba ng video na to. Magsimula na tayo. Si Issei Sagawa ay pinanganak noong April 26, 1949 sa Kobe, Hyogo Prefecture sa Japan. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Bata pa lang si Sagawa ay nakakaranas na siya ng pagnanasang kumain ng karne ng tao. Grade 1 lamang siya nung unang beses niyang magnasa sa karne ng tao. Noong 24 years old si Sagawa sa siyudad ng Tokyo, si Sagawa ay merong sinundan na isang babaeng German. Sinundan niya ito hanggang sa apartment na inuuwian ng babae. Pinasok ni Sagawa ang apartment habang natutulog ang babaeng German. Habang natutulog ito ay binabalak ni Sagawa na kainin ang babae. Pero buti na lang at nagising ang babae at tumawag ng pulis. Inaresto si Sagawa at kinasuhan ng tangkang panggagahasa. Pero kalaunan, si Sagawa ay napawalang sala. Taong 1977, sa edad na 27, si Sagawa ay lumipat sa France para mag-aral. Ayon sa kanya, habang siya ay nakatira sa Paris, halos gabi-gabi ay nag-uuwi siya ng mga bayarang babae sa kanyang tinitirhang apartment at sinusubukan niyang pumatay. Ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi niya magawang mahila ang gatilyo ng kanyang baril. At nung petsang June 11, 1981, 32 years old si Sagawa noon, inimbitahan niya ang kanyang kaklase na si Rennie Hartbelt sa kanyang apartment. Pinaplano ni Sagawa na patayin at kainin ang kanyang classmate. Si Rennie ang kanyang napili dahil ito ay malusog at magandang babae. Pagdating ni Rennie sa apartment ni Sagawa, umipo ito sa isang desk at habang ito ay nagbabasa ng mga tula, bigla itong binaril ni Sagawa sa leeg gamit ang kanyang rifle. Nanghina si Sagawa matapos niyang mabaril at mapatay ang kanyang kaklase. Pero nasa utak pa rin niya na kailangan niyang maisagawa ang kanyang mga plano. Nakipagtalik si Sagawa sa bangkay ng katawan ni Rennie Hartbelt. Sinusubukan niya rin kumagat sa balat nito pero hindi niya kaya dahil ang kanyang ngipin ay hindi ganun katatalas. Kaya umalis si Sagawa sa kanyang apartment para bumili ng kutsilyo. Kinain ni Sagawa ang iba't ibang parte ng katawan ng bangkay ng kanyang kaklase at nagtabi pa nga ito ng iilan at inilagay niya sa refrigerator. Paglipas ng ilang araw dahil sa pangangamoy ng katawan ng babae, tinangka ni Sagawa na itapon ang katawan ng babae sa isang malapit na lawa. Ngunit nahalata ang kanyang mga kilos at inaresto siya ng mga pulis. Nang mahuli siya ay daladala niya ang dalawang maleta. Ang mga maleta na ito ay naglalaman ng mga parte-parteng katawan ni Rennie Hartbelt. Ang mayamang pamilya ni Sagawa ay naglabas ng mga magagaling na abogado para depensaan siya. At pagkalipas nga ng dalawang taong pre-trial detention, si Sagawa ay nakalusot sa krimen na kanyang ginawa. Dahil napag-alaman ng mga otoridad na itong si Sagawa ay mayroong sakit sa pag-iisip. Pagkatapos makalaya ay bumalik si Sagawa sa Japan at malaya itong nakakapaglakad sa mga kalye sa Tokyo. At hindi lang yan, si Sagawa rin ay naging isang small time celebrity sa Japan na kung saan ay naiimbitahan siya sa mga talk show at mga game show. Nagkaroon din siya ng mga iilang pelikula. Sa ngayon, si Sagawa ay 71 years old na
at merong malubhang sakit at mahina na ang katawan dahil sa kanyang diabetes. Gayunpaman, buhay pa rin ang pagnanasa ni Sagawa na makatikim ulit ng laman ng babae. At iyan ang istorya ng isang Japanese cannibal na kalaunan ay naging celebrity pa. Kaibigan, kung nagustuhan mo tong videong to ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe ka na rin dito sa channel ko. Maaari ka rin mag-iwan ng komento o iyong opinion para aking mabasa. Pero bago ko tuluyang tapusin ang videong to kaibigan, ay nais kong magpasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta dito sa channel ko. Maraming salamat sa iyong oras. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.